Bakit Sinatex? Welcome to my channel. Tayo naman ngayon ay magluluto ulit ng panibagong recipe. Ang ating recipe for today ay ang paggawa ng ginataang tilapia. Yung paggawa ko ng yung recipe natin ng ginataang tilapia, ang procedure niya ay hindi procedure na pangkaraniwang ating ginagawa. Pero yung lasa, para din namang Pilipinas. Kasi dinagdagan ko siya ng yung talagang lasa natin. Pero yung paggawa ay natutunan ko sa Indonesia kung paano sila gumawa ng malasang ginataang tilapia. So, ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin. So, ito ang ating mga sangkap para sa ating ginataang tilapia. Unahin ko yung ating tilapia. Ito na asinan na natin. Tapos, meron tayo dito, parang sitaw siya, beans, ganyan, pero mahabang-mahaba siya. Yun lang yung available ko na gulay. So, pwede rin naman kayong gumamit ng pechay o ng talong. Kung gagamit kayo ng pechay, huwag nyo nalagyan ng suka. Kasi mas masarap yon. Pero yung mga ingredients natin ilalagay, pwede nyo ilagay lahat yon. Tapos kung talong naman, ang inyong gagawin, kumbaga ilalagay nyo lang yung talong sa ibabaw ng isda at yung mga ingredients na ating mga ginawa ay bali ibubuhos lang natin. Tapos yung suka niya, kasi diba yung suka pagka ang talong ay nalagyan na ng suka, medyo parang kumukunat siya. Ngayon ang gagawin nyo, ilagay nyo muna yung isda, yung isda na may asin, may pepper, tapos buhusan nyo na ng suka. Yun lang yung ating, tapos saka ibubuhos natin yung ating mga ingredients na dapat nating ilagay. Basta nasa ibabaw lang, tapos ilalagay natin yung talong sa ibabaw. Para, tapos bubuksan lang natin yon kung luto na yung talong. Kasi pagka bukas ka ng bukas, doon sa ating kaserola na may talong, kumbaga, yung kumukunat din yung talong niya, yung talong. So, hindi maganda yung bukas ng bukas para titingnan mo. Kumbaga, kung maliliit yung hiwa mo ng talong, madali siyang maluto. Kung malalaki, medyo matagal-tagal. So, ngayon, umpisahan na natin muna ay yung ating paggawa doon sa aking natutunan sa aking mga kaibigan na mga Indonesia. Gagamit ako ng ganito para madaling magiling yung ating mga ingredients. Pero, kung wala kayong ganito, pwede kayong gumamit ng almires. Kasi iba po yung lasa ng lahat ay ginigiling yung ating mga ingredients. So, ito yung ating mga ingredients. Ilalagay ko na yung ating ginger, yung ating tomato, yung chili, yung ating onion, at saka yung garlic. Ilagay na natin siya lahat. Tapos lalagyan siya natin ng kaunting water. So lalagyan natin ng kaunting-kaunti lang na water. So ngayon paaandarin lang natin yung ating mixer. Yan po, okay na siya. Yan, ganyan. Talagang ito, malasang-malasa po siya pagka inilagay natin. Kaya pwede dikdikin nyo rin yung ganun. Iba yung sa ating procedure. So, ilalagay na natin yung ating isda. Maliit lang yung kaserola ko kasi maliit lang din naman, kukunti lang din naman yung ating isda. So, dahil wala akong fresh na gata, ang gagamitin ko ay yung nakapak lang. So, pagka gagamit kayo ng sariwang gata, ang gagamitin nyo na lang ay yung, tawag dito, yung unang gata. Gagawa kayo ng unang gata para mas malapot. Kumbaga, doon sa tapos gagawa din kayo ng kaunting-kaunti na pangalawang gata na siyang magluluto dun sa isda. Pagluto na yung isda, saka natin ibubuhos yung ating unang gata.
So ngayon maglalagay na ako ng suka. Kung ano man yung sukang gamit nyo, pwede, basta't maasim. Tapos maglalagay na ako ng paminta. Ito ay lasang Pilipino pa rin, pero yung procedure lang ng paglalagay ng ating ingredients, yun yung kakaiba. So ilalagay na rin natin yung ating giniling na mga spices. So ilalagay na natin siya. At talagang swabing malasang malasa to. Sabi ko nga, pagka ang inyong ilalagay na gulay ay yung mustasa o kaya yung isa pa yung dahon, basta mga dahon, huwag nyo na po lagyan ng suka. Mas masarap kung walang suka. Pero kung may talong, lagyan nyo ng suka. Masarap yung may suka. Ayan, lulutuin natin yun sa ito muna. Kumbaga, kung may pangalawang gata ka, yun yung lalagyan mo lang siya ng konting-konti. Para lang maluto yung isda. Yun yung pwede mong isabaw doon sa yung pangalawang gata, pwede mong isabaw dito sa ating mga spices. At ang para masyadong malapot, ang gagamitin nyo na panggata ay talagang yung unang gata. Pero dahil nga wala akong unang gata, ito na ang gagamitin ko. Kasi ang lapot niya para na rin unang gata. So ilalagyan din natin ng konting salt. Dahil may salt na tong ating tilapia, konti lang yung ilalagay ko. Pwede kayo maglagay ng betseng kung gusto nyo sobrang linamnam. Ngayon pakukuluin na natin yung ating tilapia. Takpan natin para mas mabilis na kumulo. So ayan, kumukulo na yung ating isda. Lalagay na natin yung ating gulay para madali lang siyang maluto. Pag ako po nagluluto ng talong, basta't laging nasa ibabaw yung gulay. Lalo na yung talong, kasi pag sandok natin, hindi siya madudurog. Kasi kung ilalagay mo sa ilalim, madudurog po yun. So ito po, nailagay na natin yung ating gata. Kunwari, kakang gata yung inilagay natin. So pakukuluin pa natin siya. Ayan o, nakita nyo, iba yung kulay. Iba yung kulay ng ating ginataan. Dahil nga, nagiling natin yung lahat ng mga ingredients, hindi yung basta nilagay lang. Ito yung sikreto ng mga Indonesia at saka ng Malaysia. Pareho po ng ano sila, yung mga paraan ng pagluluto. Napakasarap. Kaya nung yung mga kaibigan ko ng mga Indonesia, Malaysia na nagluluto ka, kasi magkakasama kami sa bahay sa isang sa isang boutique. So ang kusina namin ni isa, mababait sila. Pag nagluluto sila, pinatitikim sa amin. So kami na-adapt namin yung pagkain nila kasi ang sarap-sarap nila magluto. Ngayon dito, nilagyan ko na siya ng twist na kumbaga Pilipino pa rin at saka Indonesian twist yung ating ginawa. Bagay Indonesia yung ginigiling at ramdam mo talaga yung ingredients na malalasahan mo talaga na iba yung sarap kaysa doon sa yung basa inilagay mo, iniwan sibuyas, bawang, sili, kamatis na kumbaga hindi mo mararamdaman yung may luya, may konti, pero ibang iba pa rin pag giniling mo talaga. Subukan nyo po, talagang masarap siya. May tips din nga pala ako sa pagluluto ng gata. Kung sakaling na ilagay nyo na yung unang gata, dahil final na yung paglagay natin ng gata, huwag nyo nang ibabalik yung takip. Huwag po. Pag kumulo, halo na kaagad. Ganyan-ganyan lang kayo. Dahil pag ibinalik nyo yung takip, makikita nyo nagbubuo-buo na po yung inyong gata. So yun po yung sikreto ng masarap na gata. Kami po ay expert sa gata kasi kami ay taga Quezon Province. Ang amin pong mga
produkto doon ay puro niyog. So, kaya talagang pagdating sa gata, ay expert na expert po kami dyan. Pag malaki ang pamilya, kailangan masabaw. Pero pag meron din namang malaki ang pamilya na gusto nila, konti lang ang sabaw. Sa amin sa Quezon, hindi kami mahilig magata ng marami ang sabaw. So, balik pakukuntiin ko pa po yung sabaw na ganito. Gusto ko kasi yung talagang halos parang nagmamanti-mantika. Pero sa ganito kasing ang ginamit kong gata ay yung nasa karton, hindi siya masyadong nagmamantika katulad nung sariwang gata talaga na ilalagay mo. So siguro konti lang ililess ko lang yung water niya. So ngayon okay na po to, luto na siya. Nagtira ako ng konting sabaw kasi sabi ng asawa ko gusto ko may sabaw. Kumakain po kasi yung asawa ko ng ginataan. So mapapansin nyo, wala na talaga siyang, wala tayong makikita dito ang sibuyas na buo, kamatis na buo, luya. Lahat makakain natin siya. Lahat nasa sabaw na siya. Kaya masarap po siya. Subukan nyo. Pag pangit ang lasa, sabihin nyo sinungaling ako. Joke lang. Pero depende rin naman sa panlasa nyo. Pero para sa akin to, perfect talaga yung pagkakalasa niya. Napakasarap po nito. Napapansin nyo, yung kulay niya medyo mapula-pula ng konti siya. So, pagka gusto nyo nang hindi siya sobrang maanghang, ang ilagay nyo yung chili, yung green na hindi siya maanghang, tapos yun, para mas malasang-malasa, yung malalasahan nyo talaga yung chili, pero hindi siya maanghang. Tapos kamatis, okay lang na marami yung kamatis, no problem, masarap, manamis-namis. Tapos yung gata, manamis-namis din siya. So, talagang perpektong-perpekto. Ika nga, yung lasa niya. Walang halong biro. So, ngayon po, titikman natin ang ating ginataang tilapia. So, super, super, super sarap po. Tapos yung sabaw. Sabi ko sa inyo, nako, makakarami kayo ng kanin. Sabaw palang ulam na. Sa gulay. Malutong. Ang sarap niya. Kasi lahat ng ingredients na kakain natin, nagiling na natin, lumasa na ng sobra dun sa ulam natin. Ang sarap niya talaga. Hindi ako nagbibiro sobra. Kanin ang kailangan ko. Sobrang sarap. Sobrang sarap talaga. Namiss ko yung aking mga friend na Indonesia. So, para lagi pong updated sa ating mga recipe, just follow and subscribe. Thank you for watching!